ikadalawamput isa ng Mayo, Huwebes sa ika-anim na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sandali pa't hindi niyo na ako makita at sandali pa at makita niyo rin ako." At sinabi ng kanyang mga alagad sa isa't isa, "Ano ba itong sinasabi niya sa atin, sandali pa't hindi niyo ako makita at sandali pa at makikita niyo rin ako? At papunta ako sa Ama." Kaya sinabi nila, "Ano ba itong sandali? Hindi natin alam kung ano ang sinasabi niya." Alam ni Jesus na niloloob nilang tanungin siya at sinabi niya sa kanila, "Itinatanong niyo sa isa't isa ang ibig kong sabihin sa sandali pa at hindi niyo na ako makikita? At sandali lamang at makikita niyo ako? Talagang-talagang sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at tataghoy, ngunit magagalak naman ang mundo. Malulungkot kayo, ngunit magiging kagalakan ang inyong kalungkutan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Talagang-talagang sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at tataghoy at magagalak naman ang mundo. Malulungkot kayo, ngunit magiging kagalakan ang inyong kalungkutan. Tapat at totoo si Jesus sa kanyang mga apostol. Nais niya na ang kanilang pagsunod ay batay sa malinaw na pagpapasya at hindi dahil nagbubulag-bulagan lang sila. Kaya't sa simula pa lang, iniharap na ni Jesus ang katotohanan tungkol sa dapat asahan ng mga apostol sa kanilang pagsunod sa kanya. Kailangang nakahanda sila, lalo na sa panahon ng pagkabigo. May panahon na matitikman nila ang tagumpay sa kanilang pagmimisyon sa pagdagsa ng mga taong nakikinig sa mga aral ni Jesus. Magdiriwang sila at magbubunhi kasama ng mga taong bayan na nakinabang sa mga himalang ginawa ni Jesus. Subalit naging makatotohanan si Jesus sa mga apostol at hindi niya ikinubli ang magiging malungkot na bahagi ng kanilang pagmimisyon. Dadakpin sila ng mga makapangyarihan, ipagsasakdal, lilitisin at hatulan ng kamatayan, iiyak at mananaghoy sila at magagalak ang mundo. Sa panahon ng pagsubok, ipinapaalala sa kanila na lahat ng bagay sa daigdig ay mayroong hangganan. Sa halip na ituring ang mga paghihirap bilang pagkabigo, maaari nilang tignan iyon bilang daan tungo sa pag-asang ibinibigay ni Jesus. Papalitan niya ang kalungkutan ng mga Kristiyano ng kagalakan, nakakubli ang kalwalhatian ng isang bagong buhay kay Kristo sa tuwing dumadaan tayo sa mga pagsubok. Pagsasagawa. Mag-isip ng masaya at malungkot na karanasan. Kailan mo higit na naranasan ang presensya ng Diyos?